Diyos na buhay sa umaga po na ito. Salamat po, Sister Lucy. Purihin po ang Panginoon. Sino po sa inyo dito, ramdam niyo po ang presensya ng Panginoon while singing kanina? Taas ang kamay. Lahat po na talaga namang nagbigay ng papuring awit sa Panginoon. Sino po mag-a-agree po sa atin sa loob ng isang linggo sinamahan tayo ng Panginoon? At yung pagpunta lang po natin dito sa lugar na ito na ating pagbibigay ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon, deserve niya po yung palakpak. Deserve niya po yung awit. Deserve niya po lahat ng pagsamba na binibigay po natin simula pa lang po kanina. Can you hear a loud amen? Pwede po ba papalakpak tayo ng pinaka the best clap of praise na pang Panginoon? Come on! Hallelujah! Let's clap our hands to the Lord. You may shout, Hallelujah! Hallelujah! We praise your name, O God. We glorify your holy name. Father, tapat ka, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Gising na po ba yung katabi nyo? Amen. Grabe, no? Kailangan po natin gisingin. Sino po puyat? Taas ang kamay, lahat ng napuyat? No? Si Pastora po, tinakpan ni Sister Tiffany yung puyat sa kanyang mga mata. Sapagkat 2 oras lang yung tulog ko, galing po kami ng Pinyel, sinumahan ko po yung intercessors ng North Sagaray po para sila po ay bumabad sa presensya ng Panginoon sa Pinyel. Walang tulog, tama? Pero alam niyo po, punong-puno ang puso ko ng kagalakan sapagkat ang Panginoon hindi siya papayag na hindi po natin maranasan yung kanyang presensya. Amen? Amen. Sa oras po na ito, tayo po ay nasa September na. Sabi mo sa katabi mo, September 1 na. Amen? Grabe, no? Parang kailan lang. Nandun pa po tayo sa January. Ngayon, nandito na po tayo sa September. Amen? No? Today po, ang September po, ang ating pong series, it's all about able to breakthrough. Sino po sa inyo dito gusto ng breakthrough? Amen? Gusto nating makaalis mula po sa dati nating kalalagayan, na, alam niyo po yon, nagnanais tayo na, Lord, gusto kong makalabas dito. Meron po ba kayong ganun? Yung nasa isang sitwasyon ka, gusto mong labasan. Yung nasa utang ka, gusto mong labasan. Ay, parang walang may mautang. Walang may loans. Ay, glory to God, purihin ng Panginoon, wala sa Light Church ang may loans. No? Yung bang nasa season ka ng buhay mo, na talaga namang, Lord, yung sawa na ako, ayoko na dito. Pero alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, ito po pag-uusapan natin because the Lord wants us to break through. Amen? Gusto po ng Panginoon, maka-breakthrough po tayo in all aspect of our lives. Pero hindi po yung mangyayari, no breakthrough without breaking. Walang breakthrough kung hindi ka basag. Walang breakthrough pag ang puso mo hindi malapit sa Diyos. Kaya nga alam niyo po mga magulang at mga kapatid, the title of our message this morning is In the Season of Breaking. Sino po sa inyo dito nasa breaking season ng buhay niya, taas ang kamay. Alam niyo po, marami po ngayon sa panahon po natin, especially Christians, nakakaranas po ng breaking season. Pastora, hindi madali ang breaking. Totoo lang po, marami pong dumadaan sa sinatawag na kinompose ng mundong itong anxiety attack. Totoo naman po, di po ba? That's only composed of this world na pinangalanan na lang yan. That's anxiety, na yan ay depression. Tama po ba? Pinangalanan na lang po yan. Pero alam niyo po, hindi po iyon ang nais ng Panginoong makita, especially sa mga anak ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayong warriors of God? No? We need to experience breaking season for us to experience breakthroughs. Kailangan mong daanan na mabasag ka upang iyong daanan ang pag-alis ng Diyos sa'yo mula sa kalalagayan ng buhay mo na iyan. Alam niyo po, marami pong mga examples ng mga tao in the Bible na naranasan po nilang basagin muna sila ng Panginoon para kumawala sila sa isang sitwasyong gusto ng Panginoong tanggalin sila doon. Napakadami po. How many of you want God to bless you? Taas ang kamay, lahat ng gustong pagpalain. Lord, lahat lang po nang nagtaas ng kamay ang pagpapalain mo. Hello? How many of you wants breakthrough? Taas ang kamay. Lahat po tayo. Here's the thing. We all want breakthrough. We all want to be blessed, but none of us
want to be broken. Marami mga tao gusto pagpapala, pero ayaw namang mabasag. Kasi may requirement si Lord, for you to be able to be blessed, dapat basag ka. Dapat patay na ang sarili mo sa pagkatao mo. Pastora, napakahirap naman yun. Ang pangalan ko ay Rosemary. Pagkatapos, papatayin ko si Rosemary sa kaloob-looban ko. Pero alam niyo po, as a disciple of Christ, we need makaranas ng kamatayan on our own selves para ang Panginoon ang patuloy na maghari sa ating pong mga buhay. Ako po naniniwala as a disciple of Christ, you will be identified as one kung ikaw ay alin namumuhay as one. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, pag tumatayo po ako dito sa annex, eh, ko'y po'y kinakabahan. Hindi ko po alam, pero nakikita ko na may mga mukha niyo po, nakangiti naman po kayo sa akin. Pero totoo po yun, ay hindi magpapa-identify ang Diyos sa isang taong hindi marunong magpatawad. Because only people who knows how to love. Sabi ng Bible, last week, if you will remember, ina-identify na believer siya, na disciple yan ni Christ, pag marunong magmahal. Sino po sa inyo marunong magmahal? Taas ang kamay. Tignan mo mukha ng katabi mo, sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Amen po ba tayo dyan? We all want our prayers answered, but none of us want to have, to what? Realign our will to the will of God. Gustong-gusto ng answered prayer, pero makikita mo yung buhay malayo sa lakad at panawagan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi mangyayari. Because only people who experience yung tinatawag na, alam niyo po yon, pagpapala at breakthrough sa buhay niya, kung inaayos niya at, alam niyo po yon, pinipilit na ayusin yung lakad niya sa Panginoon. Can I hear amen on that? We all want God to put His stamp of approval sa ating mga dreams and hope, yet, marami po sa atin, they don't want to surrender those dreams and hope sa Panginoon. Sino po sa inyo may plans? Taas ang kamay. Pero naniniwala po ba kayo, only the plan of God will prevail in our lives? Only His plan. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, sabi ng Bible, marami sa atin, marami, especially Christian nowadays, they want God's thumbs up. No? Gusto niya approval ni Lord. Lord, this is my plan. I want to go abroad. Kasi ako naniniwala, pagpapalain mo ko when you go abroad. When I go abroad. Pero sabi ng Panginoon, nak, hindi. Kasi kahit nasa Pilipinas ka, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Kahit nandito po tayo, if we will be sensitive on the direction of God into our lives, maniwala po kayo. Hindi papayag ang Diyos na hindi pagtagumpayin yung mga anak niya ang pagtitiwala nasa Kanya. Nasa Kanya. Mga magulang at mga kapatid, grabe. Alam niyo po, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, season of breaking. Ako po, tahimik lang po yung katabi mo, but many of us right now, nandoon po sa season of pagbasag. May mga plans, sabi ng Lord na, i-re-align natin sa plan ko. May mga, alam niyo po yon, may mga bagay na dinadalan sa atin, yung ating mga desire to be blessed us ng Panginoon, kaya lang sabi ng Panginoon, that's not my plan. Sino po sa inyo nakaranas ng breaking sa buhay? Taas ang kamay. Tinanggalan ka ng mahal sa buhay, iniwan ka. Sinaksak ang puso mo, barag na barag. Alam niyo po yon, pinukpok ng martilyo. Hello, may kusap po ba ako ngayon? Ano ba? Minaso pa? No? Tapos binudburan pa ng ah! Alam niyo po yon? Pero alam niyo po, totoo eh. Ang hirap ng breaking. Lalo na kapag yung tiwala mo, binigay mo ng buong buo doon sa isang tao, pero bakit ganun? Pero ako po naniniwala, in those breaking season, there's gonna be a great breakthrough. May breakthrough ang Panginoon. In Matthew 20, verse 29 to 34, tatayo po tayong lahat to give us honor to the reading of the Word of God. Ito po yung senaryo na pinagaling ng Panginoon ang dalawang bulag. In verse 29, babasahin ko po, tapos sa 30 kayo po ang magbabasa, makikisabay po ako sa inyo. Let's read. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Verse 30, sabay-sabay po tayo. 1, 2, ready, begin. Doon ay may dalawang bulag na nakaupo sa tabi ng daan.
Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." In verse 30, pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Verse 32 po, sabay-sabay tayo. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo?" In verse 33, sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakita." Verse 34, sabay-sabay po tayong magbasa. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa kanya. Pinagpala po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang mga gawa sa aming pong mga buhay. Sa umaga pong ito, ang aming pong panalangin, patuloy mo po kaming turuan mula sa iyong salita. Lord, we are seeking more from your word. Sa umagang ito, bigyan mo kami ng wisdom, Lord, for us to be able to understand anumang mga bagay, Panginoon, ang nais mong aming gawin at aming lakaran. Lord, ikaw ang patuloy na manguna, wala pong ibang pangalan na mapapahayag sa kalagitnaan ng bawat isa po sa amin, maliban sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Holy Spirit, take charge today. May your name be lifted up. May your name be honored, our Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, and everybody say, amen and amen. Papalakpak ang mga kamay na yan and sisigaw ng hallelujah, hallelujah sa presensya po ng ating Diyos na buhay. Sige po, tayo po ay makakaupo. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pong text, makikita po natin, no, nang si Kristo po ay umalis mula po sa Jericho, ang sabi ng Bible, isang grupo ng napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. Sumusunod po sila sa magkakaibang dahilan. Posible, ang iba po sa kanila sumusunod dahil po sa tinapay. Kasi alam po natin, every time ng Panginoon nag-gather, nagpapakain po sila ng mga tao. And we know also the story, every time na meron po silang mga, tawag dito, mga events, gawain po, hindi po pumapayag ang Panginoon, naaalis po sila, na hindi po sila nakakain physical, though alam po natin na pinapakain po sila spiritual. Amen po ba tayo dyan? At yun nga po ang trabaho nila na pinagkaiba ng mga mananampalataya noon at ngayon. In the early church, they are alin? Very focused po sila saan? Na matulungan ang mga taong nangangailangan. Pero kung naniniwala, even light church are focused as well pagdating sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Can I hear a loud amen? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sila po ganun eh, ang early church po. Posible po ang dahilan ng iba po sa kanila, eh dahil mahal nila si Kristo. Sumusunod kasi nagmamahal. Sino po sa inyo dito, sa umagang ito, nandito ngayon, sumusunod kay Kristo kasi nagmamahal? And most ng mga taong nandito, lahat sasabihin, "Pastora, mahal namin si Kristo." Tunay kung sino siya, mahal namin si Kristo. And maybe some of us, pwedeng sabihin, "Pastora, sumusunod po kami, kasi yung iba sabi, subukan ko nga si Kristo kasi wala na ako. Lahat sinubukan ko na, siya na lang ang hindi." Narinig niyo na po ba yung salita na yon? Lahat sinubukan ko na, si Kristo na lang ang hindi ko pa nasusubukan. By this time, susubukan ko siya. Iba-iba ng dahilan, bakit sumusunod? Iiwan ko yung tanong na yan. Pag uwi mo ng bahay mamaya, isipin mo, what is your reason of following Christ? I'll give you a minute. Ano dahilan mo? Ano dahilan mo bakit ka nandito? Ano dahilan mo bakit ka nagpapatuloy? Ano ang dahilan mo na sa kabila ng iba't ibang karanasan at mga problema sa buhay, eto ka pa rin, standing, no, in front of God, alam niyo po yon, nagpapatuloy, eh pasura, wala nga kami pambayad ng kuryente, pero ba't nandito ka? Eh, pastor, hanggang ngayon nga, hindi pa tinutugon yung panalangin ko. Pero ba't nandito ka? Saan nagmumula yung mga dahilan na yan kung bakit ka nagtutuloy? Iba-iba po ng dahilan. No? Tama po ba?
Ako po naniniwala, pag tinanong ko kayo, marahil ang iba sa inyo ang sasabihin, Pastora, kagaya ng iba doon, ang sasagot ko, dahil mahal ko ang Panginoon. Or maybe, para magamit anumang pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, maibahagi ko sa iba. Sino po sa inyo o dahilan mo, yung number one, mahal mo si Lord? Taas ang kamay. Lahat ang nagmamahal sa Panginoon. Eh, dahilan mo pa rin yung number two, kasi meron ka na gusto mong ibahagi. Taas ang kamay. Taas mo ang kamay. No? Tapos, dahilan natin, maybe ang some of us, ang dahilan natin, kasi Pastora, nakaranas ako ng pagpapalaya mula kay Kristo. Sino pinalaya mula sa kanyang alin? Panikala. Taas ang kamay. Lahat ng may bisyo, lahat ng mga mayroong bandages sa puso niya, lahat ng mga may resentment, lahat ng negatibo na nandito sa buhay niya, pinalaya siya ng Panginoon. Kamusta po? Hanggang ngayon, malaya pa rin po ba tayo? Parang hina ah. Hanggang ngayon, malaya po tayo? Amen! Tapos sabi ng iba, Pastora, nandito ako, naglilingkod dahil pinagaling ako. Sino nakaranas ng kagalingan? Taas ang kamay. Nandito ako ngayon, nagpapatuloy ako sapagkat nakaranas ako ng pagpapagaling ng himala mula sa Panginoon. No? Iba-iba po tayo ng dahilan. Mula sa napakaraming tao, ang sabi po ng passage, may dalawang tao na hindi sumusunod sa guro. Sa katunayan, sabi ng Bible, nakaupo sa tabi ng daan. Itong dalawa na to, may pagkakapareho silang dalawa. Ano po yung pagkakapareho nila? Pareho po silang bulag. Pareho silang hindi nakakakita. Naniniwala po ako na sa kanila pong pagkakaupo mula dun sa lugar na kanila pong nandoon sila, meron po silang mga conversation. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pwede nga ang usapan nila, bakit tayo bulag? Bakit hindi tayo nakakakita kagaya ng iba? Or pwede nga ang usapan po nila, sino yung dumadaan? Kasi dami, sabi ng Bible, marami silang naririnig. May maraming tao naglalakad. Siyempre, malakas ang pandinig ng mga bulag. Yung ganun pa lang ng mga paa, naririnig na nila. Tama po ba? Naririnig na po nila. Yes, bulag sila, pero po isang bagay po ang nakita ko sa mga bulag na ito, hindi nila alintana na kahit bulag sila, wala silang gawin upang maranasan nila ang matinding presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi ng Bible, nakarinig sila. Maraming mga tao may paningin pero hindi marunong makinig. Nakikita pero may discernment dapat. Sabi ng Panginoon, bigay mo na. Sabi ko, Lord, ayoko, last na to. Ay ko, pagka maliwanag sa iyo na si Lord na umuutos, maniwala ka, may breakthroughs pagkatapos ng bagay na pinagawa sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po, nung nakaraang Friday, nag-ikot ako sa North Sagaray para puntahan yung mga miyembro sa lugar ng pabahay sa FBR. I was crying sa Lord, hindi ko alam. Kaya pala meron kaming miyembro na matagal nang di umaaten. Yung pala, na-stroke siya, na mild stroke siya. Babae po siya, bata pa po, halos kasing edad ko lang siya, na mild stroke siya. Habang kinukwento niya po, sabi ko, kaya pala. At sabi ko sa kanya, PM ako ng PM sa'yo, hindi ka nasagot, Pastora. Yung aking pong account ay na-hack. Sabi ko sa kanya, pinakita ko sa kanya, tignan mo yung mga message ko sa'yo. Hindi ka man lang nasagot yung pala. Kahit na naka-open na yung Facebook niya, yung hacker ang gumagamit ng kanyang account. To make the long story short, kinento niya, iyak siya ng iyak. Nung pumunta po ako sa doktor, nakita na lang po, buti yung kapatid ko, malayo po siya. Pero pinapunta siya ng Lord doon sa bahay namin. Ang mga anak ko nandoon po sa school. Nakita na lang po ako ng kapatid ko na nakaganon na po ako sa pintuan ng bahay namin na mild stroke na po pala ako. Nung pagdating sa hospital, na found out po na meron po akong sakit sa puso at kailangan ko po ma-surgery. Kailangan ko pong ma-operahan at tanggalin yung bara po doon sa aking puso. Kung hindi daw po, lalala at pwedeng maging cause ng aking kamatayan. Sabi ko, Lord, sabi ko sa kanya, hindi namin alam. Hindi namin alam. Sabi niya, Pastora, sabi niya gano'n, pina-PM ko kay Flore, sabi niya gano'n, pumunta kayo dito, bumalik para maipag-pray kami. Alam niyo po, yung asawa niya ay hindi po umaatin sa church.
Pero during the conversation, the Lord leading me na sige, give encouragement to them, naririnig ng asawa niya yung pinag-uusapan niyo. Nakihiga yung asawa niya sa isang papag, nandun kami sa pintuan, pagkatapos nandun siya sa upo, nakaupo siya sa baba, sa paan ng asawa niya, sabi ng Lord, this is the time magsalita ka ng salita ng Panginoon that will encourage this woman. At ang sasabihin mo ay yung mga bagay na magpapalakas sa babaeng ito. Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, sabi ko, timetable talaga ng Panginoon. Sabi ko, after po ng pag-uusap namin ganun, sabi ko, pagpipray po namin kayo. And after, sabi ng Lord, nak, di ba may last na 500 ka sa bag mo? Sabi ko sa Lord, Lord, last po to, tawag dito, pang bukas. Wala na po ako bukas. Sabi ng Panginoon, ibigay mo. Magbilang po ako, pinaano ko po yung tigi-100, tapos tatlong 100, isang 200. Sabi ng Lord, bigay mo. Oh, okay, Lord, sabi mo, bigay ko. Alam niyo po, nung inabot ko, inabot ng babae dun sa asawa niya. Pag-abot niya po sa asawa niya, sabi po nung babae, to God be all the glory, sabi niya, Pastora, hindi mo alam, wala po talaga kami pambili ng gamot. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, my heart is crying. Kasi hindi, may mga pagkakataon sa buhay natin that sometimes hindi natin agad naririnig yung pinagagawa ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako lahat ng nakaka-relate? May mga pagkakataon kailangan pang makipagbuno sa Panginoon para lang gawin mo. Sabi ng Lord, ibigay mo. Alam niyo po, yung asawa na hindi nakakilala sa Panginoon, dumaldal siya. As in, nakipagdaldalan. To the point na sabi ko sa kasama ko, putulin na natin, malapit na sila, Paps, nandun na sila sa Area 8, putulin natin usapan. Dumaldal siya. Ako po naniniwala, nag-break ang Panginoon ng ice. Nag-break ang Panginoon ng ice para itong lalaking ito, na kanyang asawa, ay makakilala din sa Panginoon. Sabi niya, oh, sabi niya ganun, bigay ni Pastora pambili ng gamot. Nahiya yung babae. Sabi niya, bigay ni Pastora pambili ng gamot. Sabi niya, ay Pastora, salamat po. Isa po siyang manager sa isang Max, sa may SM Purview. Sabi niya, Pastora, salamat po. Grabe po, alam niyo po, dito sa pagkakataon to, sabi ko, Lord, sana lahat ng pagkakataon na sinasabi mo sa aming ibigay ko, sana ganung kadali. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pag-iisipin mo, paano ang bukas? Pero alam niyo po, nabuhay po kami na nabubuhay para sa isang araw. Yung bukas, bahala na si Lord. Pero hindi ko po sasabihin bahala na si Batman. Kasi sabi ng iba, bahala na si Batman pag ganun. Si Lord, bahala. Can I hear aloud? Amen. Sabi mo sa katabi mo, parang linyahan mo yung bahala na si Batman. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, bahala na si Lord pagkatapos. At doon ko po nakita na ang Panginoon, hindi po talaga siya nagpapabaya. Alam niyo po, sabi ko nga, yung wala na yung 500 mo, pupunta ako ng church, prayer verse, Lord, wala na ako ha. Alam mo yan, wala na po ako. Sabi ng Panginoon, anak, hindi kita pagbabayaan kasi ito na yung bibigay ko sa'yo. Meron na akong alawas, meron na akong ano. Salamat sa Panginoon for that. Can I hear amen on that? Hindi magpapabaya ang Panginoon. Bulag sila, pero ginamit nila yung pandinig nila. Who were present in this story? Unang present po, Jesus and His followers. Sabi ng verse 29, when Jesus and His followers were leaving Jericho, a large crowd followed Him. Sino pa yung present during that time? A large crowd. Maraming mga tao. Pag maraming tao, sabi ng iba, ayoko pumunta dyan, mainit. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Marami ko po kayang aatin sa Light Church kahit mainit. Para mahina. Pag hindi na kaya aircon ng Light Church, may aakyat pa ba at magtsatsaga dito sa pag-akyat dito? Ay, para talaga mahina. E totoo po ba ngayon? Ang aircon ngayon, hindi na lang po yan for pleasure, for needs na po natin yan. Kasi sobrang naman po talagang tindi ng init ngayon. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Iba na po ang ating pong klima. Can I hear amen on that? Alam niyo po, large crowd. Present sila. At sino ba po yung present during this time? The two blind men. Sabi ng verse 30, there were two blind men sitting by the road. They heard that Jesus was coming by. At ang sabi ng Bible, they shouted, Lord! Kasi hindi mo pwedeng sabihin, Lord! Sabi ng iba, no, Lord, please, sige na. Ang sabi ng Bible, because they were desperate, sabi ng Bible, they shouted. Sumigaw, Lord! Siyempre, naririnig nila, uy, sino yung dumadaan? Tapos marahil, kumuha sila ng isang tao na pwedeng pagtanungan, uy, sino yung dumadaan? Si Jesus. Si Jesus of Nazareth, dumadaan. Jesus of Nazareth was passing by. Eto na. Sabi ng, sa ERB, ang ginamit na salita, cried out.
Dito, ang ginamit, shouted. Minsan po pala kailangan nating sumigaw. Minsan po pala kailangan nating umiyak. Hello, may kausap po ba ako? Sa ERB version, pag tinignan mo, they cried out. Umiyak sila. No? The first po na ating pong point, they cried out to God for help. Kaya sila umiyak because they were desperate. They had needs. Since birth, nandun sila sa kalalagayan na yon. Since birth, nandun sila sa sitwasyong bulag. Eh, ipikit mo nga lang yung mata mo pag run out, di ka na makalakad, napakahirap po nun eh. Eh sila, ever since, bulag. Hello, may kusa po ba ako ngayon? Sino po sa inyo dito dumadating sa sitwasyon ng buhay mo that you are in the situation that you are desperately asking sa Lord na, Lord, I want breakthroughs. Taas ang kamay. Sino po sa inyo nangangailangan ng breakthrough sa Panginoon? Totoo po ba? Pag desperate ka, you will do something. You will cry out to God. Kagabi, kahapon na sa prayer mountain, grabe po, Lord. Sa totoo lang po, pagdating sa presensya ng Panginoon, walang pastor-pastor. Pagdating sa presensya ng Panginoon, especially if you are longing for His presence, walang title. Walang malaki yung pinag-aralan ko. Dapat ganito ang itsura ko pag nandoon ako. If you are longing to the presence of God, dapat basag. At ako po naniniwala, malapit ang Diyos sa mga taong basag. At sa mga taong nagpapakumbaba sa kabila ng kanyang posisyon at sa kabila ng kanyang, alin, promotion galing sa Panginoon. Kaya niya! Alam mo po yon, iba-iba ng church doon. May JIL kaming kasama. Meron kaming UMC na kasama. Yung pastora ng Piñel nagsasalita. Nandun kami, magkatabi kami mag-asawa. Yung mga intercessors natin, nandun sa baba ng bilog. Kung nai-imagine nyo yung lugar na ginanapan namin, dun lang po yan sa Piñel, yung bilog dun. Alam nyo po, grabe, sabi ko, Lord, andito po ako kasi gusto ko magpapuno. While nag-i-speak yung pastora, si Pastora May, habang nagsasalita siya, sabi ko, yun, Lord, yun! Alam nyo po yun, lahat ata ng sinabi niya, I receive. Lord, tinatanggap ko po. Lahat ng pag-aayos mo, tinatanggap ko po. Alam niyo po, grabe ang presence ng Lord. Nung nagsimula na siyang mag-minister. Sabi ko, Lord, I am your servant. Andito ako ngayon kasi servant mo ako, hindi po ako pastor. Maraming mga tao, they want title. They want name. But they never want to be broken sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, we don't need titles. We can serve the Lord without titles. Kahit wala sa iyo ang titulo na yan, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, sabi nga ng Bible, lahat ng nagtinataas, no? Lahat ng nagpapakumbaba, tinataas ng Panginoon. At lahat ng nagpapakataas, binabagsak ng Diyos. At ako po naniniwala, sa Light Church, May Kawayan, lahat po tayo basag. Amen. The people there, sabi ng Bible, una, criticize the blind man. Grabe, no? Criticize the blind man. The people criticize the blind man and told them to be quiet. But they shouted more and more. No? May mga tao na gustong-gusto mong danasin yung presensya ng Panginoon, pero alam niyo po yun, nandun ka sa fire, biglang bubuhusan yung fire. Ush. May mga tao na ginagamit para yung fire natin mawala. Pero mga magulang, mga kapatid, sino po sa inyo hindi papayag na yung fire na nilagay ng Panginoon into your heart ay patuloy na mawala, bagos ang nais mo po, ikaw ay makaranas ng matinding breakthrough sa iyong buhay, sa iyong pang-araw-araw na buhay, gusto mo maranasan na yung presensya ng Panginoon, yung anointing ng Panginoon ay maganap sa iyong buhay. Can I hear amen on that? Maraming mga tao, because they already used by God, hindi na rin sila nangihingi. Alam niyo po yun, hindi na rin sila nagpapa-feed sa iba. Pero ang mga Tagalight Church, hindi po ganyan. Ako po, bilang pastor, nanonood pa rin po ako. Especially ang JIL. Kasi doon po ako galing eh. Kahit sabihin mong pastor ka, you can pwede kang mag-feed, especially pag alam mong dadaling ka.
sa pananampalataya. Sa Light of the World, hindi po nauso sa atin yung Light Church lang kami. Kayo GIL kayo, kayo CCF kayo, kayo ganito. Tama, tama! Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pero iingatan din po natin lahat ng papakinggan natin kasi marami pong nagtuturo ngayon ng wrong doctrine sa atin po. No? Marami pong nagtuturo ngayon. Ang sabi ng Bible, they criticize. No? The crowd rebuked them, telling them to be silent. But they cried out all the more. No? Umiyak sila, Lord, have mercy on us! Son of David, have mercy on us! Umiyak, sabi ng Bible. Alam niyo po, tinanong ko po doon sa Bible school teacher po namin, bakit tuwing na lang nais nila ng breakthrough sa buhay nila, bakit nakarugtong doon sa kanilang pagsigaw at kanilang pananalangin sa Diyos ang katagang, Lord, Son of David. Natanong niyo po ba yon? Lord, bakit nandun yung Son of David? I'm asking, habi ko doon kay Bishop Manny, Bishop, bakit nakadikit ang Son of David every time? Because they were in the lineage. Jesus Christ were in the lineage of David. Kaya when they cried out and pray, Jesus! Son of David! Have mercy on me! Bakit? Kasi nga, matindi ang kapangyarihan ng pinanggalingan ng dugo at ng lineage na yon. Bakit? Yung taong iyon, matindi rin ang kanyang anointing sa Panginoon. Nagkamali? Yes! Sino mag-aagree sa akin? David, nagkamali. A man after God's own heart na-fall? At take note of this, ang kinalaglagan, babae. Pero, nung nakita ng Panginoon, repentant, ay repentant yan. Sige, kahit nagkamali ka, mahal pa rin kita. Alam niyo po, yung binigay yung katagang, ano, the man after God's own heart, after na yun ang kanyang pagkakamali. Grabe si Lord. Isa lang ibig sabihin, tamang nagkakamali ka sa buhay, but if you are repentant, and you humble yourselves before God, kahit nagkamali ka, kayang ibalik sa'yo ng Panginoon at i-restore sa'yo ng Panginoon yung ninakaw ng demonyo sa buhay mo. Kung nag-a-agree ka dyan, papalakpak yung mga kamay na yan sa ating Diyos na buhay. What else? They told them to be quiet. Wala man isa nagmalasakit sa kanila. Sabi ng Bible, lahat sila, huy, tumahimik ka dyan. Hindi natin alam kung ganun ang itsura. Or maybe sabi, psst, nakakita na po ba kayo ng Miss Minchin? No, pag nagsasaway ng mga bata, akala mo, pag tinitigan yung mga bata, lahat ng bata, tiklop? Ha? Alam niyo po, because the Bible is clear, the crowd telling them to be silent. Hindi, wala namang binigit yung Bible na alin eh. May isa sa kanila, hinayaan sila, sige nga, sige, iyak kayo, iyak. Wala pong ganon. Ang sabi ng Bible, yung mismong crowd, na sana, pwedeng tumulong sa kanila. Wala ni isa sa kanila ang nagmalasakit sa kanila. Number two na point, no? Unang point po natin, kung titignan po natin, they cried out to God. Ano ginawa ng bulang? They cried out to God for help. Number two, they did not let the crowd stop them from crying. Sometimes, pag may problema na, ang Kristiyano humihinto na. Hello? Hello? May kausap po ba ako ngayon? Hindi po nila hinayaan na yung crowd na nagpapastop sa kanila pahintuin yung pananampalataya nila na pwedeng magtanggal sa kanila doon sa ganong kalalagayan that since birth naranasan nila, hindi nila hinayaan. Bago sabi ng Bible, gusto ko pong makakita. Makita natin yung ginawa ng dalawang bulag. Sabi ng dalawang bulag, gusto ko ng breakthrough. Sabi, sumigaw, umiyak, and because of that, ano po sabi? Grabe. Sino po mag-a-agree sa akin? Sa buhay po na ito, in this life, we will what? We will encounter people who put us down. We will encounter people who never understand us. Kaya lang naman ko ginabi, sabi, nagsabi naman ako sa iyo, May. Kaya ako ginabi, ganito. Tapos ngayon, papagalitan mo ako. Hello, may kausap po ba ako ngayon? We will encounter people who hurt us most. And to the point na yung faith natin sa Panginoon, unti-unting nawawala. We will encounter people, Alin, who offend us. Sino na na-offend? Taas ang kamay. But brothers and sisters in Christ,
Totoo, nararanasan po natin lahat yan. Pero ako po naniniwala, if God is your breakthrough, you will not allow the crowd to stop you. Never! Sabi mo sa katabi mo, never! Kung ang Diyos ang breakthrough mo, kung ang Diyos ang alam mong katugunan sa lahat ng panalangin mo, you will never stop. Hello, may kausap po ba ako? My heart is crying right now. You will never stop. Kahit sino man sa atin makaranas ng sitwasyon na napakahirap, no? Simula pagkabata, walang sino mang taong yayakapin, bata pa lang siya, mahirap na siya, tapos hanggang mamamatay siya, mahirap pa rin siya. Lahat po sa atin, yung mga anak natin, pinag-aaral natin, ang motivation natin, nak, sige, mag-aaral ka mabuti. Para paglaki mo, matulungan mo si mama, si papa. Tama po ba mga nanay, tatay? Yan ang motivation natin eh. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, ako po naniniwala. Nais ng Panginoong ibigay sa atin ang breakthrough na hinahanap natin. Once we are open our heart for change. Once we are open our heart saan? Sa pagbabago. When we realign ourselves to the Lord, we will experience through breakthrough. Totoong pagpapalaya. Alam niyo po, what happened to the story, and I am done, they caught the attention of Jesus. Sa ginawa nila, as they cried out, as they shouted, Lord, Son of David, have mercy on us! Hindi ko alam kung anong lakas. Hindi ko alam anong pitch. Paano niya sinigaw at paano sila umiyak na, Lord, Son of David, have mercy on us. Because of what they did, sabi ng Bible, nung moment na nakot nila yung attention ni Jesus, then Jesus stopped. Huminto po ang Panginoong Jesucristo. When was the last time you prayed to the Lord, asking for His presence, and then the Lord stopped? Kailan po iyon? When was the last time you crying out to the Lord? Lord, here am I. Surrendering my will, surrendering my dreams, surrendering everything. Suko na po ako, Panginoon. I will surrender everything. Sabi ng Bible, tumigil si Jesus. Jesus stopped and said to them, what do you want me to do for you? If you're in the breaking seasons, brothers and sisters in Christ, for so long, tapos tatanungin ng Panginoon, William, what do you want me to do for you? Ika, what do you want me to do for you? Alam mo yung nandun ka sa breaking, pero eto ngayon yung Savior mo, magtatanong sa'yo, ano gusto mong gawin ko sa'yo, Sam? Ano gusto mong gawin ko sa'yo? Anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Marami mga tao nag-expect that the Lord will bless them. Ang problema, they never asked. Hello, may kausap po ba ako ngayon? They never asked, what do you want me to do for you? Si Lord nagtatanong, ano gusto mong gawin ko? Kasi baka mamaya, gawin ko yan sa'yo, hindi pala yan ang gusto mo. Ako po, pag nandun tayo sa sitwasyon, na tinanong ako ni Lord, kikiligin ako. Lord, totoo ba tinatanong mo kung ano gusto ko? Kagaya ng isang anak sa kanyang magulang, for sure, pag tinanong ng nanay, nak, ano gusto mo? Sasabihin ng anak, nay, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko, lahat gusto ko. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pansinin niyo na lang yung anak niyo na laging humihingi sa inyo. Lahat tinuturo. Sabi ng anak. Sabi ng Panginoon, nak, ano gusto mong gawin ko sa iyo? Alam niyo po, they answered, Lord, we want to be able to see. Gusto naming makakita. Gusto naming makakita. Sa ibang translation sabi, Lord, let our eyes be opened. Buksan mo yung mga mata namin para makita din namin yung nakikita ng iba, para maranasan namin yung nararanasan ng iba.
Pag nandun ka sa breaking season ng buhay mo, at nagsawa ka na, maniwala po kayo mga magulang at mga kapatid, sabihin mo lang sa Panginoon ano ang gusto mo gagawin ng Panginoon sa'yo. Sapagkat ang alin, nagbigay ng pangako, hindi po tao. Hindi tao. Maaaring ako mangako sa inyo, makakalimutan ko po yung pangako. Pero ang Panginoon, pag nangako, hindi po niya makakalimutan yan. Pero kaya lang, may timetable si Lord. At ang timetable ni Lord, yun ang perfect. His timing is perfect. His timing is good. His timing is the best. Sa lahat ng timing ng pagbibigay at pagsagot ng Panginoon sa lahat ng ating mga panalangin. Pagdating ng verse 4, I wanna end on this. Jesus felt sorry for the blind man. Sa ERB, ginamit pity. Nahabag, naawa siya. Nung nakita niya yung anak niya, oo nga no, ever since birth, hindi nakakita, naawa ang Panginoon. Kapatid, sabihin mo lang sa Panginoon at nakakaramdam ang Diyos sa iyo ng awa at nais ng Panginoong iparana sa iyo anuman ang breakthroughs na nais mong maganap sa buhay mo. Who among you here wants financial breakthrough? Taas ang kamay. Lahat ang nananais, Lord, I want breakthrough pagdating sa finances. Walang mga pera na mapupunta sa pagpapa-ospital. No? Who among you here wants relational breakthrough? Taas ang kamay. Yung i-restore ng Panginoon, yung relasyon mo sa lahat. Alam niyo po, kahit mananampalataya, dami kaaway. Hello? Pastora niyo po ako, magsasalita po ako sa inyo ng may pagmamahal. Kahit Christian, dami kaaway. Pero wala sa Light Church. Wala. Emotional breakthrough, you want it? Sino po sa inyo dito gusto niya yung ego niya ma-breakthrough? Hello? May kausap po ba ako ngayon? Ma-pride ka? Pero sabi ng Panginoon, nak, how come that you will be identified as my disciple? You have pride. You are not crying. Napabago yung mga bagay sa buhay mo. Na dapat hindi yan nagpapakita ng identification as a disciple of Christ. Na totoo lang po, being a Christian is so hard. Hindi mag-agree. Di po madali. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, puso sa puso, bilang pastor, magsasalita po ako sa inyo. Ang Panginoon po, nais po niyang makaranas tayo ng breakthrough. Pero there is a one requirement, and that is breaking. You want breakthrough? Magpabasag ka sa Panginoon. Lord, gusto ko sumunod sa iyo. Gawin mo ang buhay ko, ang puso kong maging banal mong tahanan. And that is the only time you will see the hands of God moving into your pride, moving into your, alam niyo po yun, galing, moving sa lahat ng mga bagay na nakita ng Panginoon that will, alam mo yun, diminish yung mga magagandang bagay, karakter ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, when once we surrender everything sa Panginoon, the Lord is going to customize isang sitwasyon that only you, is specialized by God. Grabe ko naman, Lord. Favorite mo talaga ako. Maraming Christian, naririnig ko yan eh. Hindi pa tapos ang isa, eto na naman. Hindi pa ako nakaka-breakthrough sa isa, may sumusunod na naman. Pero alam niyo po, in the moment of what? Breaking. Andon ang kamay ng Panginoon. Tatayo po tayong lahat sa oras na ito. If you really want to experience breakthrough, magpapabasag ka sa Panginoon. You will allow God just like the two blind men. Shouting, crying for help. Lord, I need your help. We need your help, O God, in our life. Ikaw ang manguna sa amin. If you are that person who are totally surrendered, who are totally broken before the Lord, kapatid, kitang-kita ng Panginoon yung puso mo sa mga oras na ito. As you bow down your head, walang tumitingin sa iyo sa kanan, sa kaliwa. It is between you and the Lord. Lord, I want breakthrough. But God, today, help me, Panginoon, na magkaroon ng change into my heart. Kasi naniniwala ako, Panginoon, without breaking this heart, Lord God. Lord, magiging the same lang, Panginoon, yung mga sitwasyon at mga pangyayari sa buhay ko. But God, as I allow you to come into my life,
This morning, Lord God, I want to surrender everything, my dreams, my problems, and oh Lord, Lord, naniniwala ako, Panginoon, that I will experience great, great breakthrough. Hallelujah. Na pwede kong maranasan sa buhay ko. Hallelujah. Ora karabasi karabababababahay. Ora karabasi karabababababahay. Gawin mong altar yung kinatatayuan mo sa umagang ito. Gawin po nating altar yan sa oras na ito. Lord, paging dapatin mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Kung nais mong lumuhod, lumuhod ka sa Panginoon. Ayusin mong laman ng puso na ito. Ayusin mo ang buhay ko. Lord, I want breakthrough because I want you to be highlighted in my life. Gawin mong banal na tahanan, Panginoon, ang bawat puso ng iyong mga anak sa lugar na ito. Ora karaba, si karabababababahay. Daluyan nang wala hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Minsan pa po nating awitin sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Let's continue to come before the Lord. Lord, break me, Panginoon. Break me as yours, Lord. Oh, we bless your name. Paging dapatin mo. Embracing you today, breaking every chain. Oh, the karabasi karabababahay. Oh, the karab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 ahay. Oh, the karab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 ah. Oh, the karab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 ahay. Lord, break, 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 oh God, break every financial problem. Oh, the karabasi karabababahay. Let the people of God be heard. Loobin mo, Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lord, break us, O God, as yours, Lord. Ora karabababaha. Daluyan lang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailan ba? Loobin mo, Panginoon! Loobin mo. This is our prayer this morning, God. Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan lang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka. Pwede po ba sa sandaling oras lang po, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. I'll give you a minute to pray for one another. Come on, let's pray for one another.
Di mo alam, bago pumunta sa lugar na yan, may pinagdadaanan siya. Pero malaki ang magagawa ng panalangin mo para sa kanya. I'll give you time to pray. I'm not going to pray. You are going to pray for her, for him, this morning. Come on, you pray one another. You pray for them. Pray for them. Ora karabasi karabababahay. Lord, we break every chain. We break every chain, oh God. Every chain of negativity in the mind, in the heart, in the will and action of every Christian in this place, Lord God. In the mighty name of Jesus, Lord. Anything na hindi galing sa iyo, Panginoon, will be aborted, oh God. In Jesus' name. Anything, Panginoon, that will not give glory to your name will be aborted, oh God. Lord, embrace each of one of us, oh God. Each of us, Lord. Embrace your people today. Maybe you are in online right now. Wala pong imposible sa Panginoon. Hallelujah. That the power of God is not limited only in physical, but that the power of God, hallelujah, can be experienced kahit nasa online ka today. Come on, pray for one another. Pray for one another. Ora karabasi karababahay. Hallelujah. Ora karababahay. Ora karabasi karababahay. May your name be lifted up in our lives, Lord. May your name be honored in our lives. May your name be honored, God. Ora karabasi karababahay. Ora karabasi karababahay. Lord God, for this morning, Lord, we will leave this place, Lord God, na punong-puno. Pagdating namin sa aming mga tahanan, there's gonna be a changes. Lord, there's gonna be breakthroughs. As we come, Panginoon, going back to our houses, different, Panginoon, places, Panginoon, na pinapapuntahan mo sa amin, Lord, magigib po kami, Panginoong, channels. 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 Lord, they will experience you because of our lives. And it's privilege na magamit mo, Panginoon. Hallelujah. Let's all lift up our hands to the Lord and let's receive the prayer blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope. I receive. Peace. I receive. Love and joy. I receive. The Lord give you breakthroughs. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church Maykawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating pong mga preaching, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.